Good morning, everyone. Ayan. For today's video, mga kapatid, I'm gonna share about how to overcome the trials, no? If you are start to study the Word of God, no? Para sa akin, mga kapatid, no? Para sa akin kasi marami akong naranasan na mga trials, na mga pagsubok, na minsan ay gusto mo nang sumuko, no? So, for today's video, ayan yung pag-uusapan natin, mga kapatid. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mga kapatid, please subscribe nga lang and click the bell button na rin para kung may bago akong upload na video, mapapanood nyo din, mga kapatid, no? So, yun, mga kapatid, pag-uusapan natin how to overcome the trials, no? Kung ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ikaw ang nag-aaral ng Word of God, dito mo talaga mararanasan ng napakadaming trials, mga kapatid, no? Kung ikaw ay nagsistart pa lang na mag-aral ng salita ni Lord. So, kung meron mang relate dito, mga kapatid, I hope na makakatulong sa inyo ito, mga kapatid, no? So, ang maipapayo ko lang, mga kapatid, kung ikaw ay nag-aaral or ikaw ay nagsistart pa lang na magbasa ng ating Bible, no? Kasi pag, alam mo naman, Satan is anywhere, is everywhere, no? Dito sa mundong ito, si Satan ang lahat ng may hawak, di ba? Pagka nagstart ka na maghawak ng Bible, ay, talagang maano yan si Satan, no? Kasi si Satan is, yung character niya is, sinabi ko na yun dun sa ibang video ko na ang character ni Satan is a thief, to steal, to kill, and to destroy yung mga kapatid. So, pag nakita ni Satan na ikaw ay naging interesado mag-aral sa salita ni Lord, maaano yan siya. Siyempre, gagawa siya ng paraan para ikaw ay mapigilan, no? Ayaw ni Satan na ikaw ay mapalapit kay Lord, mga kapatid. So, kung meron man tayong mga times na may bumpalang may bumubulong sa inyo na ang hirap mag-aral ng salita ni Lord, tinatamad ka, nagbabasa ka ng Bible, if you are start reading your Bible, 10 minutes pa lang, nakakatulog ka na, mga kapatid, no? So, advice number one is, bago kayo magbasa ng Bible, mga kapatid, is pray, no? Magdasal tayo, mga kapatid, at ipagdadasal natin, mga kapatid, ay, Lord, bigyan mo ako ng lakas, bigyan mo ako ng katalinuhan, karunungan, Lord, na sana'y maintindihan ko ang bawat salita mo, Panginoon, na nandito sa Bible, Panginoon. Lord, bigyan mo pa ako ng kalakasan, Lord, nang sa gayon ay maintindihan mo ako, Lord. Maintindihan ko ang lahat ng aking binabasa sa Bible, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, meron talagang time na lahat ng mga binabasa mo, hindi mo maintindihan. Lalo na pag yung unang-una ka palang nagbasa. I hope na makakatulong sa inyo ito, mga kapatid, no? Pag una mo palang basa, lalo na yung mga, meron kasi mga Bible na hindi standard version or kung gusto nyo naman magbasa ng, mag-start kayo magbasa ng Bible, mga kapatid, start the Tagalog version or, hindi ko alam, basta Tagalog version yung na-start ko, mga kapatid. Start nyo ang Tagalog version, mga kapatid, para mas lalo nyo maintindihan. Kasi meron din kasi malalim na mga sulat, mga salita ng nasa Bible, malalim na sulat ng mga verses, hindi mo maintindihan. So, start nyo, mga kapatid, yung Tagalog version. So, pag bago kayo magbasa, mga kapatid, no, kasi everyone is struggling about the no, di ba, mga kapatid? Na, kasi tayo, pag nagbabasa tayo ng mga storybooks, or kahit din sa cellphone nga lang, kung ano-ano man, basta mga interesting na ano, hindi tayo aantukin, di ba, mga kapatid? Pero pag once na mag-start ka magbasa ng Bible, mga kapatid, asahan mo, mga kapatid, minsan 5 minutes lang tulog ka na, hindi mo maintindihan pa. So, yun, mga kapatid, no? Before, yun lang ang maipapayo ko, mga kapatid, kasi hindi lang tatlong beses, hindi lang limang beses ko naranasan yan, mga kapatid, no? Naranasan ko yan lagi-lagi, kahit pa man ay minsan ay nagdadasal ako, meron talagang ano na aantukin at aantukin ka talaga. So, start reading your Bible with a prayer. Sabihin mo kay Lord, Lord, ikaw ang manguna, ikaw ang manahan, tanging presensya mo lang, Lord, ang aking kasama ngayon sa pagbabasa ng iyong salita, Panginoon. Ibigay mo sa akin, Lord, ang wisdom, Panginoon, na maintindihan ko lahat ng salita na dito sa Bible na ito, mga Panginoon, dahil isa lamang ang ninanais ng aking puso, Lord, ang matutunan ang mga salita mo, Panginoon. Yun, sa mga bagong ano, no? Sa mga bago pa lang, no, mag-start na mag-aral ng salita ni Lord, labanan yung mga kapatid. At saka hindi lang doon natatapos ang trials, mga kapatid. Marami pang trials, mga kapatid. Meron ka pang may encounter na mga tao, may encounter mo pa na may mapapanood ka pa sa mga Facebook na ganito, pagka nag-aral ka ng ganyan, parang ang dali lang, ang dali mong, ang daming pagsubok, no? Especially sa pamilya, parang
nagkaroon ka na agad ng takot, mga kapatid, na ipagpatuloy, no? Na mag-aral ng salita ni Lord, ipagpatuloy na maglakad kasama si Lord, no? Kaya ngayon ng kasabihan, mga kapatid, diba, nasa Bible, no? Babasahin nyo ang buong Isaiah na verse, mga kapatid, doon nyo makikita, mga kapatid, na lahat ng mga katanungan nyo ay nandun, no? Hindi madaling, lalo na sa Psalm, yung awit ni David, no? Doon, makikita nyo, basahin nyo yun, mga kapatid, lahat ng katanungan about sa life, andun lahat, mga kapatid. Hindi talaga madaling sumunod sa kalooban ni Lord, no? Sabi nga doon, no, konti lang talaga ang nakakapunta sa kingdom ni God, no? Kasi mahirap ang daan papunta sa kingdom ni God, no? Mas madali pang makapasok sa daanan ang malaking kamelo or camel, mas madali pa silang makapasok sa makipot na daan papunta sa kingdom of God kaysa sa tao, mga kapatid. So tandaan niyo yan, mga kapatid, pag nag-start tayong mag-aral ng salita ni Lord, kahit ano pa mang mga pagsubok na dumating, lagi mo lang tawagin si Lord, mga kapatid, no? Lagi mo siyang unahin sa lahat ng gawain mo, lalo na pagka hindi ka pa masyadong madasalin, mga kapatid. Yun ang una-una mong aralin, mga kapatid, yung pagdadasal. Kasi yung prayer is connected to God, no? Magdasal ka lagi, mga kapatid, nung pagkagising mo sa umaga. Ang unahin mo, mga kapatid, ay pagdadasal talaga. Ibigay sa iyo yung tamang daan, tamang direksyon. At si Lord lagi ang nanguna sa buhay mo. Si Lord lagi ang maghari sa pamilya mo, mga kapatid. Si Lord lagi ang manguna sa lahat ng desisyon mo sa buhay. At i-offer mo sa Kanya ang lahat ng gawain mo, pati yung buhay mo, Lord, mo, mga kapatid, ipagkatiwala mo kay Lord. Doon mo mararamdaman na lagi mong kasama si Lord, mga kapatid. Kahit anong pakisubok man ang dumating, mga kapatid, yung Holy Spirit ni God is laging nanahan sa iyo. Kasi mararamdaman mo, may magre-remind sa iyo na kung ano ang tama at saka ano ang mali. Yun, pag malalaman mo, mga kapatid, pag nasa iyo yung Holy Spirit ni God. Kasi kahit yung sarili mo, hindi mo maiintindihan na nagbago ka na, yung pagkabugnutin mo, nagiging mataas na yung pasensya mo, mga kapatid. Ganon. So, yun nga yun, mga kapatid, no? Bawat gawain natin, i-consult natin kay Lord, no? Even yung bago tayo kumain, i-glorify natin si Lord, no? Na yung kinakain natin is always give thanks to God and always be grateful kung ano man yung kinakain mo ngayon. Ganun, mga kapatid, tawagin lang natin si Lord lagi na, Lord, ano man ang mangyari, ano man ang mga pagsubok na aking dadanasin, Panginoon, ay ipangako mo sa akin, wag na wag mo akong iiwan. Yan. Lagi mong kausapin si Lord, mga kapatid, as your father. No? Nakikinig si Lord sa iyo, mga kapatid. Lagi mong ipagdasal na kalooban niya lang ang masunod, mga kapatid. Dun mo mararanasan yung mga miracles, yung mga answered prayer mo, mga kapatid, yan. So, sa mga nag-start pa lang, no, magbasa ng Bible, mag-aral ng salita ni Lord, huwag kayong sumuko kasi talagang maraming pagsubok, mga kapatid. So, pagsubok lang yan. Isipin mo, si Lord ay nasa sa'yo. No? Kaya ngayong sabi ko kanina, if God is with us, who against us? Diba, mga kapatid, no? I-reject ka man ng buong mundo, no? Kung kahit walang-wala ka na sa mundo, mga kapatid, kahit na napakakunti na lang ng kapit ng iyong faith, no? Huwag mong kalimutan, mga kapatid, na si Lord is always be with us. Ano? So, dito lang natatapos ang ating video, mga kapatid. Sana may natutunan tayo sa video na ito, mga kapatid, no? So, click, like, comment, and subscribe na! So, para maka update kayo sa aking mga videos na i-upload. So, blessed morning, everyone! Bye!